Mahigit 50 flights na po ang kanselado sa NAIA Terminal 3 dahil sa masamang panahon. May ilang pasaherong nainis pero may ilan ding namang naiintindihan ang sitwasyon. May ulat on the spot si Lida Reyes. Lida? Jude, mas nadagdagan pa nga ang bilang ng mga domestic flights na nakansela sa kasagsagan pa rin ng masamang panahon na naranasan ngayon sa Visayas at sa Mindanao. Sa pinakahuling travel advisory ng pamunuan ng MIA, 54 na domestic flights na ang nakinansela, bunsod pa rin ng masamang panahon dulot ng bagyong Basyang. 14 na flights ang kinansela ng Airfield Express, 18 sa Cebu Pacific at 4 sa Zest Air. May mga delayed flights din dahil pa rin sa masamang panahon. Karamihan sa mga pasaherong nakansela ang biyahe, wala na raw nagawa kundi umuwi na lamang. Pero marami pa rin ang nanatili sa loob ng holding area ng airport para maghintay ng susunod na available flight. Ilan sa mga nakausap natin, June, mas piniling dito na lamang magpalipas ng gabi hanggang sa next available flight kaysa mapagod kung uuwi pa at babalik pa ulit. Ang iba naman, naintindihan ang flight cancellation pero may ilang di naiwasang mainis dahil sa perwisyong dulot nito. Okay naman kasi nature of God, wala tayong magagawa. Para sa safety rin sa buong pasahero at saka sa... It was disgrace rin, yun ang importante. Safety first. Medyo ano lang talaga, nakakainis medyo. Kasi nagmamadali po eh. Nakakapruwisyo lang. Kasi birthday ng nanay namin, nagmamadali kami eh. May maghahanda pa kami. Kaso ganito, na-cancel. June, panawagan naman ang pamunuan ng mga airlines, kaunting paumanhin daw doon sa mga na-stranded na mga pasahero. Ito naman daw ay kanilang ginagawa para na rin sa kaligtasan ng mga babiyahe. Pero tiniyak nila na ang rebooking fee daw ay libre, wala itong bayad para po sa lahat ng mga na-delay o na-cancel ang flights. June? Maraming salamat, Rida Reyes.